top leader ng Hamas at ang itinuturong mastermind sa naganap na October 7 attack na huli na nga ba ng Israel. Kumakalat ngayon ang isang larawan sa social media kung saan makikitang hawak ng IDF si Hamas leader Yahya Sinwar matapos ang tuloy-tuloy na pagsuyod ng Israeli forces sa buong northern Gaza. May tuturing na panalo na ang Israel sa northern Gaza kaya naman gigil na gigil ang Israel na tapusin na ang digmaan kontra sa militanteng grupo. Binigyan ng ultimatum ng Israel ang kanilang kalaban upang palayain ang mga hawak nitong bihag bago sumapit ang Ramadan upang hindi na dumanak pa ang dugo sa Rafah City na siyang natitirang safe zone para sa mga Palestinians. Kaugnay nito, inilabas ng Israel Defense Forces ang kanilang master plan kung saan magsasagawa sila ng full-scale offensive sa loob ng 6 to 8 weeks upang tuluyan ng pabagsakin ang Hamas. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Naglabas ng video footage ang Israeli military kung saan ipinapakita nila ang diumanoy loob ng underground tunnel na pinagtataguan ng Hamas top leader na si Yahya Sinwar na nasa ilalim ng Khan Yunis kasama ang kanyang pamilya at kapatid na si Ibrahim Sinwar. Matagal nang inakusahan ng IDF na si Sinwar ang siyang mastermind sa naganap na madugong pag-atake sa mga sibilyang Israeli noong October 7, 2023. At siya rin ang naging dahilan ng pagsiklab ng digmaan sa Gaza Strip. Ayon kay IDF spokesperson Daniel Hagari, hinding-hindi sila titigil hanggat hindi nahuhuli si Sinwar, patay man o buhay. Isang video footage pa ang inilabas ng IDF sa publiko na nagpapakita sa leader ng Hamas na nagmamadaling tumakas mula sa kanyang pinagtataguang hideout sa isa sa mga network of tunnels sa ilalim ng Gaza. Ang sightings na ito kay Sinwar kasama ang isa sa kanyang asawa at mga anak sa Khan Yunis ay ang kauna-unahang video footage na nakuha ng Israeli Army simula noong maganap ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong nakaraang taon. Napaniwala kasi ni Sinwar ang Israeli government na maglalaylo na ito noong nakaraang taon pero nagulat sila dahil umatake ang Hamas forces sa Israel noong October kaya naman matapos ito napabilang na si Sinwar sa most wanted terrorist sa buong mundo. Kaugnay nito ay nag-viral ang larawan sa social media platform na X kung saan makikita ang isang lalaki na nakahubad at nakapiring ang mga mata. Nahuli ng IDF ang lalaking ito at marami ang naniniwala na ito na nga ang top leader ng Hamas na si Sinwar. Mayroon kasi mga unconfirmed na mga reports na nahuli na ng IDF ang tinaguriang Little Hitler ng Hamas. Hindi pa kumpirmado at wala pang inilalabas na statement ang Hamas at ang Israel Defense Forces kung si Sinwar na nga ba ang nadakip na lalaki ng IDF. Kaugnay nito ay isiniwalat ng Israel na nagkukumahog na ang pamunuan ng Hamas upang palitan si Yahya Sinwar sa kaniyang pwesto bilang top leader ng grupo. Dahil nga raw sa pagkatalo na naranasan ng militanteng grupo sa Khan Yunis at sa Northern Gaza. Dagdag pa ni Israel Defense Minister Yoav Gallant, ramdam na ramdam na nila na wala na nga daw tiwala ang buong organisasyon ng Hamas sa kanilang pinuno. Sa kasalukuyan nga ay mas lalo pang pinaiigting ng IDF ang kanilang operasyon sa Gaza at ayon sa pamunuan ng Israeli forces ay unti-unti na nilang nararamdaman ang pagkapanalo sa digmaang ito. Hamas, any moon bang fagdim sila? Ito davar mod mod bolet. Davar השני, שאתם מכירים אותו מכל הזוויות, תחנת חמאס עזה אינה עונה. אין עם מי לדבר כמנהיגות בשטח והמנהיגות חוץ מחפשת הנהגת פנים. זאת אומרת, יש מכרז של מי ינהל את עזה. אין גורם ששולט, אין גורם ש... סינבי ריני גלנט ננגווה ננילנג מטלו אנג קאן יוניס בריגייד נאנג חמאס את אינדי נראו איתו נגפה פאנקשון בילנג איסנג מיליטארי אנטיטי את האבות פה נעשה 200 סוספקטד ממברס נאנג חמאס אנג סומוקו נרין מולה סייבת איבנג בהגי נאנג גזה. למעשה 200 מחבלים ש... נכנעו בבית החולים נאסר
לפני זה יש עשרות בעמל. המשמעות של העניין הזה זה אובדן של רוח לחימה של האויב, שזה הדבר המרכזי. Samantala, nagbigay naman ng babala si Israeli War Cabinet Member Benny Gantz na maglulunsan sila ng malawakang pag-atake sa Rafah City. Kailangan daw na bago magsimula ang Ramadan ay pinakawalan na ng mga Hamas members ang natitirang bihag. Kung hindi ay siguradong magsasagawa sila ng opensiba sa kasagsagan ng Muslim Holy Month o Ramadan. Magsisimula ang pagdiriwang na ito mula March 10, 2024. Kaya naman marami ang nangangamba sa banta ng Israel na pagsasagawa ng malawakang pag-atake. גם בחודש הרמדאן המתקרב האש יכולה להימשך. או שיחזרו חטופינו, או שנרחיב את הלחימה לרפיח. Alos 2 milyon ng mga Palestinians ang nanunuluyan sa lugar na ito dahil nga sa nagaganap na digmaan. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 130 pa ang natitirang hostage ng Hamas sa Gaza. Base sa assumption ng IDF, 101 rito ay buhay pa, samantalang 29 naman ay nasawi na. Sinabi ng Israel Defense Forces na plano nilang magsagawa ng 6-8 linggo na full-scale operation sa loob ng Gaza upang tuluyan nangang pabagsakin ang organisasyon ng Hamas. Sa ulat pa nga ng Reuters, sinabi ni Defense Minister Yoav Gallant na ang simbolismo ng gera ng Israel ay ang pagkawasak ng Gaza. סמל של האירוע הזה לא יכול להיות איך שנראית ניר עוז. סמל של האירוע הזה צריך להיות עזה ארוסה, חאן יונס ארוסה, תת קרקע, על קרקע, מחבלים מתים. זה הסמל. Ayon naman sa Hamas, kung inaakala raw ni Netanyahu na magiging madali ang manalo laban sa Hamas ay nagkakamali raw ito. Iginiit ng Iran-supported group na nakahanda sila para sa pangmatagalang gera laban sa Israel. Kinumpirma rin ng grupo na aabot na sa 6,000 miyembro ang nalagas sa kanila. Taliwa sa sinabi ng IDF na 12,000 Hamas members na ang kanilang napapatay. Sa napipintungang paglusob ng Israel sa Rafah City, maraming mga international community kabilang ng United States at ang United Nations ang nagbigay ng pahayag ng pagtutol laban sa operasyon na ito. Maging ang Egypt na karatig bansa lamang ng Israel ay nasa sukdula na rin at nagbigay na rin ng babala ukol sa posibleng maging kahantungan ng pag-atake ng Israel sa Rafah border. Dahil naman sa pangamba sa nalalapit na pagsugod ng Israeli forces sa Rafah City sa southern Gaza border upang tugisin ang Hamas, may mga kumpirmadong report na noong February 16 ay bumubuo na ng mga pader ang Egypt sa disyerto ng Sinai malapit sa Gaza upang pigilan ang pagdagsa ng mga Palestinian refugees. Bukod dito ay idineploy din ng Ehipto ang 40 sa kanilang M16 na mga tangke at maging ang mga armored vehicle carrier sa Egyptian border. Idineploy din ng Egyptian Army ang kanilang S-75 Divina Air Defense System sa kanilang border na naging sorpresa para sa marami dahil hindi ito karaniwang ginagawa ng Egypt maliban lamang noong nakipagdigmaan nito sa Israel ilang dekada na ang nakalilipas. Kung sakaling itutuloy ng Israel ang napipintong ground assault sa Rafah City, siguradong maghahanap ng kakanlungan ang higit sa 1.5 million Palestinian refugee upang makaiwas sa digmaan. Ang kanilang tatakbuhan ang Ehipto, ang pinakamalapit na maaaring maging kanlungan ng mga sibilyan. Gayunpaman, kinundina ng Egyptian government ang planong ito ng Israel at nagbanta na malalagay sa alanganin ang lahat ng kanilang kasunduan sa kapayapaan. Isang senyales na maaaring mauulit ang mga digmaan sa pagitan ng Egypt at Israel na huling naganap noong 1967. Ayon sa ilang Egyptian analyst, tila ginagamit lamang ng Israel ang kanilang military operation para sa mga malicious agenda kung saan gusto lamang nilang ipagtabuyan ang mga Palestinians sa disyerto ng Sinai Peninsula na pagmamay-ari ng Ehipto upang tuluyan nangang mapalayas ang mga Palestinian people mula sa Gaza Strip.
Gayunpaman, sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na bibigyan nila ng sapat na panahon ang mga Palestinian civilians sa Rafah City na mag-evacuate upang hindi sila madamay sa kaguluhan. Yun nga lang, hindi sang-ayon ang marami, lalo na nga sa kanilang mga kaalyadong bansa sa planong ito ng Israel dahil hindi na talaga kakayanin pa ng mga Palestinian people ang panibagong displacement o sa pilitang pagpapaalis dahil na rin sa kakulangan sa pagkain at sa iba pang epekto ng nagaganap na gera. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.